May kinalaman nga si Amaya sa kinasapitan ng aking umbumalikit. Dahil ba sa inyong galit, kaya niyo nagawang magsinungaling? Kahit na ano ang mangyari, ikaw ay may kakampi. Dinakip ni Nasungil si na Yoyo Awi. At si Ginoong Bagani, ang siyang namumuno sa lahat ng mandirigman naghahanap sa'yo. Sino ba ang Amayang ito na napumaslang sa inyong raha? Si Amaya ay dating isang binukod, anak ni Datu Bugna. Anak ni Datu Bugna? Dalang! Kailangan mo na lumisan ngayon. May nangyaring masama kay Hunter Sayang. Akala ko ba'y nandito si Umbo? Natuklasan na ng dalang na si Amaya ay mula sa inyong dating banwa. At siya rin ay anak ni Datu Bugna. Gagawa ako ng paraan upang mailigtas ko sila. Gabahan niyo ang mga kapila niyo! Ayong patayin ko to si Paratawag! Huwag niyo siyang susundin! Bagani? Handa akong ibuwis ang buhay ni Paratawag. Matiyak lamang yan. Ginoo, maawa ka! Huwag mong hayagitlin ang buhay ko ni Amaya! Tila mahirap pakiusapan ang iyong Ginoo. Sapagkat nakikita ko sa kanya, kinamumuhian niya ako. Patawad, Paratawag. Ngunit hindi ko hahayaan gamitin ka ng babaeng ito upang makatakas mula sa kanyang pagkakasala. Maya. Mahalalaon, huwag niyong tulutan mawala sa akin ang aking iloy. Naway mapaniwala ko siya sa aking gagawin. At naway mapawi ko ang kanyang alinlangan. Hindi ko hinakadapas sa ng iyong baba! Pinatagol ko na mga aking sa'yo! Kasunuhin yan! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin, baba. Tayo na at hanapin na natin ang aking anak. Iloy! Anak! Ikinoy sugatan! Paano nangyari ito? Ako'y nakipagsanay sa isang mandirigma kanina. Kaya't ako'y nasugatan. Mabuti na lang at mababaw ito. Akin munang babalutan upang maampat ang kanyang pagdurugo. Sandali lamang, Iloy. Paano nyo nalamang ako ay nasugatan? Asan kayo noon? At sinong nagsambit sa inyo? Kami ay namamasyal ni Pingas at meron kaming nasa lubong na isang alabay at sinabing ika'y sugatan. Tayo na, nang magamot ko yan ang wasto. Halika na. Luman! Hindi ako ang totoong mong kaaway, kundi ay yung mga kaanak. Sila ang may nais na maghari sa iyong poon. Ngunit hindi nila magagawang agawin ang aming poon kung hindi dahil sa ginawa mo sa akin, Baba! Sumuko ka na, Maya. Walang magagawa ang isang babaeng katulad mo laban sa akin. Baka nakakalimutan mo. Anak ako ni Datu Bugna. Babae man ako sa iyong panin. Ngunit sa dugo, mandirigma pa rin ako. Yeah!
Amaya. Nararapat lamang na pagbayaran mo ang lahat ng kasalanan na nagagawa mo laban sa akin. Laban sa akin, mga kaanak. Sa akin pong poot. Kamatayan mo lamang makakapagpatay mo sa akin, Amaya. Ano ba dinala ang aking anak, Dalang? Ang sabi mo, sandali lamang kayo maglilibot. Inabot na kayo ng dilim sa pamamasyal. Agang paumanhin kung ika'y pinag-alala namin. Halika na nga, Pingas. Tulungan mo na lang ako. Ihanda na natin yung makakain. Namasyal pala kayo ni Pingas Iloy. Saan naman kayo nagtungo sa inyong paglilibot? May mga nakita ba kayo na tagapod? Naging mag-ilaw naman ba sila sa inyo? Kayo ba'y kinausap nila? Iloy, bakit hindi kayo sumasagot? Pagkat wala kaming nakilala o nakausap ni Pingas. Kami ay namasyal lamang at wala kaming ginambalang taga rito. Ikaw lang iniibig ko. Dalang, siyang tersayang. Umalis siya. Pupuntahan daw niya ang balay ni Bagani ngayon at may kukunin siya roon. Nabanggit mo ba sa kanya ang hinggil sa natuklasan niyo tungkol sa amayang pumaslang kirahang manggubat? Inalahad sa akin ni Pingas ang lahat ng inyong nalalaman. Kana magtaka? Hindi ko sinabi sa aking anak. Bakit? Pagkat nais kong malaman ang katotohanan. Gusto kong malaman ang tunay na pagkatao ng amayang nalalaman kong anak din ni Bugna. Sige! Patawarin mo ako, Bagani. Ngunit kailangan ko dito sa aking mga kasama. Paano kung totoo nga ang tinuran mga tagapuod? Batid mo ba ang kahulugan niyon? Agang kaya nga ako'y natatakot. Nangangamba. Ngunit nasasabik din akong sa maaari kong malaman tungkol sa pagkatao ng amayang yon. Pakawalan niyo ang aking mga kasama. Kuminga. Nais niyo pa bang makita ang inyong ginawa sa inyong puod? Pakawalan niyo sila! Tumaksa kayo! Magpatali kayo! Nagkaroon ka na ng pagkakataong paslangin si Amaya, ba't hindi mo pa tinuloy? Ano ba napigil sa'yo? Kailangan mo pa bang tanungin yan? Malinaw na may nararamdaman pa rin pagmamahal ang Ginoo sa dating alabay, kung kaya't hindi niya nagawang paslangin ito, kahit na may malaking pagkakasala pa sa kanya. May kakatuwa sa ikinikilos ng aking iloy, Tia Lamitan.
At ang ipinagtataka ko ay kung bakit hindi niya ako kinausap ukol sa kanyang mga natuklasan. Ang inaasahan ko ay magtatanong siya sa akin o kamumuhian niya ako o ipagtatabuyan. Ngunit maayos pa rin ang kanyang pakikitungo sa akin na tila wala siyang natuklasan. Iisa lamang ang ibig sabihin niyan. Nakakahalata na siya. Kaya hindi siya nagbabanggit ng kahit na anong paman ukol sa kanyang nalaman. Nagbubuo na ang paghihinala sa kanyang isipan. Hindi ko nais na paghinalaan ako ng aking iloy, Tia Lamitan. Sa sandaling madungisan ang pagtitiwala na sa akin, ayun ang simula ng pagkasira ng aming pagsasama. Kaya tulungan niyo ko. Kailangan apulahin natin ang paghihinala sa isipan ng aking iloy. Huwag kang mangamba. Gagawa ako ng paraan upang lutasin ang suliranin ito. Ngunit paano? Sana'y magtagumpay si Dian Lamitan. Ibig kong ako lamang ang anak na iyong kikilalanin. Pagkat ikaw lamang ang nag-iisang iloy na aking mamahalin. Hindi mo hawak ang aking kapalaran. Ngunit, nais kong malaman mo na masaya ako at ayaw. Lupa. Patawarin niyo akong lahat sa kahinaan na ipinamalas ko sa inyo. Pakiramdam ko yung nawalan ako ng mukhang maihaharap ko sa inyo sapagkat binigo ko kayong lahat. At higit sa lahat, binigo ko ang aking baba sapagkat hindi ko nabigyan ng katarungan ng kanyang pagkamatay. Wala ka rin karapatang magalit sa inyo, Ginoo. Lalo na alam namin ang inyong pinagdadaanan. Patid ko. Nakakasama ko muli. Kaya asawa at mga mahal. Ngunit luman, makinig ka sa akin. Tigilan mo ngayong sinasampit. Kailangan pa natin maglakbay, hindi ba? Kailangan pa natin balayain yung mga tao dito sa ating bond. Nangako ka sa akin! Luman, nangako ka, hindi ba? Salamat. Salamat. Sa iyo.
Dahil sa iyo, nakuntan ko ang katanungan. Hindi ako magtataga. Hindi, Luman. Luman, lumabang ka! Luman, makinig ka sa akin. Luman, lumabang ka! Hindi! Luman! Luman, hindi! Luman! Luman, lumabang ka! Luman! 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 Kabila ng lahat ng nagawa ni Amaya, hindi lang laban sa akin, kundi sa aking mga kaanak. Hindi ko pa rin nagawang pagbayaran siya. Kinamumuhian ko ang aking sarili sa aking kahinaan. Kung gayon ay wala ng dahilan upang ipagpatuloy pa natin ang pagtugis kay Amaya, higit na makabubuti na magbalik na lamang tayo sa ating poon upang ipaubaya ang pagpaslang kay Amaya sa mandirigmang makakagawa nito. Maganda kayong lahat! Babalik tayo sa ating poon, Nendin! Dalhin mo ang iyong kampilan sa sulan nang malaman ng mga diwata. Ang dakilang pumanginigi ka. Naway patnubayan ka ng iyong umalagad at imagwayin patungo sa kabinang buhay. Baunin mo ang aking pasasalamat. Hindi kita makakalimutan, Luma. Asa ako na magandang iyong dalang ulat, Bagani. Asan ang bangkay ng tampalasan? Asan ang ulo ni Amaya? Ikinalulungkot ko, Rahang Away.
Ngunit nabigo kaming paslangin si Amaya. Paano nangyari yon? Nabigo ba kayong matagpuan ng babaeng pumaslang sa iyong baba? Nakasagupa namin siya at ang kanyang pangkat. Naglaban ang Ginoo at si Amaya, subalit sa bandang huli... Nakataka si Amaya dahil sa akin. Isa lang ang kahulugan yan. Hindi mo pa rin kayang saktan si Amaya pagkat may pagtangi ka pa sa kanya. Pinatunayan mong hindi ikaw ang mandirigmang kinakailangan sa gampaning ito. Pinatunayan mo na ikaw ay isang duwag pagkat nagpadala ka sa iyong nararamdaman. Ang buong akala ko, ikaw ay isang buyong na mandirigma. Isang kinakatakutan at mabangis na mangatang. Subalit titiklop ka ng dahil kay Amaya? Nakakahiya. Sungil, ikaw na ang inaatasan kong mamuno sa pagtugis kay Amaya. Ibig kong paslangin niyo siya at dalhin sa akin ang kanyang ulo. Masusunod, Raha ang Away. Naduwag ka nga ba, Gani? Namayhani pa rin ang pagtahangi mo sa mamamatay taong yon. Kinalimutan mo ang sinapit ng iyong baba sa kanyang mga kamay. Ilan ni Minsin na hindi ko kinalimutan ang ginawa. Subalit wala kang lakas na singilin si Amaya sa buhay na kanyang nilagot. Ganun ba? Eloy. 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 Ubo. Ibahay mo ang iyong loob. Ibig ko manaman mo na naunawaan kita. Patid ko gaano kahirap nabigyang katarungan ang kamatayan ng ating baba. Kinahihiya ko ang aking sarili, Oyo. Sa pagkampanaw ng ating baba, patuloy ko pa rin siya ibinibigo. Amaya, anong balak mong gawin ngayon? Ako na ang sasagot doon. Ipagpapatuloy natin ang ating paglalakbay upang hindi tayo abutan ng mga tao na naghahanap kay Amaya. Makalayo man tayo, hindi rin tayo makakaligtas sa kanila. Kahit kailan hindi magiging ligtas ang ating buhay. Hanggat kasama natin si Amaya, ang ako'y huwag mong titingnan ng ganyan. Sapagkat napagtanto niyo na may katotohanan na aking inihayag. Lalo pat ikinasawi ito ng buhay ni Lumad. Nagsanay ako upang pagbutihin ang aking sarili. Nais kong maging maisog. Isang makapangyarihan na mandirigma. Ngunit nananatili pa rin mahina ang aking puso at ang kahinaan na yun ang humihila sa akin pa ibaba. Nais ko man baguhin, Banok, ngunit hindi ko lang kung paano eh. Tayong lahat, isa-isa tayo mawawala at isa-isa tayo malalagas hanggat si Amaya ay... Tama na, Huling! Nangihina pa ang loob ng lahat dahil sa nangyari kay Lumad. Huwag mo nang dagdagan pa ang aming agam-agam. Magpapatuloy tayo sa paglalakbay hanggat sa tayo mahapo. Kung saan tayo aabutin, doon tayo magpapahinga. Tayo na. Nakikilala mo pa ba ako? Ikaw yung babaeng kausap ko kagabi?
ako ang babaeng nagtatanong sa iyo tungkol sa katauhan ng babaeng pumaslang sa inyong raha. Sa babaeng nagngangalang Amaya? Ano bang kailangan mo sa akin? Marami pa akong katanungan sa iyo. Nabanggit mo na ang babaeng pumaslang sa inyong raha ay anak ni Datu Bugna? Mahal mo bang banggitin sa akin kung ano ang kanyang anyo? Batid mo ba kung sino ang kanyang iloy? Nakikiusap ako sa iyo. Sagutin mo sana lahat ng aking mga katanungan. Tama ka, Kuli. Hanggat kasama niyo ako, malalagi sa pangalibang ang buhay niyo. Sa kaparoroon. Susundan ko ang buwan at ang liwanag. Tutukpain ko ang adlaw. Kung saan man ako dali ng aking kapalaran. Palipa yung adlaw! Malaksil ang poot! Asaan ang pinuno ninyong si Amaya? Di pinabatid niya sa akin kagabi na siya'y magpapakalayo-layo na. Ayaw ka! Wala ka sa isa'y nakaibigan! Yayawin! Nasusuko lang ako sa'yo. Hindi ako sasama sa isang sukabat duwag na katulad mo kulig! Nalakay ni Nasungilaw. Makaanib ni Amaya. Sakay patutuhugin, oo. Hanapin si Amaya. Yayawin!